once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time, to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. Sabihan mo na katang merienda mo. Anong kalakal? Ha? Merienda ka na ba? Ito po, bibigyan kita ng merienda. Salamat ka. Para maano naman ho kayo. Tapos, bibigyan ko siyempre. Kailangan nyo po ng panulak. Ayan, panulak. Tapos dahil kahit na matumi tayo, palagi tayo mag alcohol ha. O yan, sa inyo na rin yan. Salamat. Merienda po muna kayo ha. Salamat tay ha. O ingat ka tay. Yun, isang magandang pinagpalang araw na naman sa inyo, aking mga kaikot, no? Ako nga po pala si Judge TV Bike Ride, no? Andito nga po pala ako ngayon, ECQ, pero kita nyo, malinis na kalsada, wala masyadong traffic, no? Andito ako mismo sa Cubao, yan, no? Intersection yan. Etsa. Arirebelbel, etsa mismo, ang Cubao. Kaya naturo ako sa inyo na bili yan ng bisikleta, na malamang eh, masisihan kayo dahil secret na secret to. At first time lang naman nila ma-vlog, no? Kaya tulungan naman natin yung mga, hindi ba na pupuntahan natin mga bike shop, no? Ito, isa ito, sa, malapit lang naman to sa J. Catolos Street yan. Kitang-kita nyo yan, kumaulit, ano? Yung stoplight. So, yun. At paki-subscribe nyo muna pala ako, no? Bago tayo magsimula, no? At malamang masisihan din naman kayo dito. Bago lahat, syempre, umpisa na natin, basta. Yung maraming salamat sa metal block kasi parang nakakatakot yung maglilakad kasi ECQ na nga naman, di ba? Tara, umpisa na natin mga kaikot, libutin na natin to. Ayan mga kaikot ko, no, ito, tuturo ko na sa inyo yung lugar na yan. Ayan, mga overpass na yan. Ayan yung ano, tawag doon yung Cubao. Aurora yan, Aurora. Ito nga pala, to. Aurora Boulevard yan, Aurora Boulevard yan. Tapos, ayan na stoplight mismo ng Cubao. Ang Cubao intersection niya, yan. Edsa, tapos ito yun ang Cubao yan. Yan yung farmers sa kabila, banda doon yung farmers. Ayan yan, kitang-kita nyo naman yan. Pamilyar na kayo siguro sa Cubao. Ayan yung release pa ng train. Tapos, may kita nyo yung J. Catolos Street. Ayan, itong jeep na to. Ayan, pakanan kayo dito. Pagbabaan nyo lang naman ang train o LRT, may kita nyo na rito yan. Ayan, dito may kita yan. Ang bike shop. Actually, magkapatid to eh. Ito maganda sa magkapatid, di ba? Walang samaan ng loob, parehas tayo ng business, pero may agreement sila kung ano yung dapat nilang ibibenta at yung hindi. Yan, ang maganda, di ba? Yan ang magkakapatid. Magtutulungan yan. Ayan. Ayun yung Ricardo Bike Shop at ito yung R Bike Shop o AR Bike Shop. Ayan, di ba? Tara, papakita ko sa inyo anong merong tinatago dito sa magkapatid na to. Pumunta naman tayo ngayon dito kay AR Bikes. Ayan. Kaya nakita nyo naman yung telephone number at saka yung address. Kompletong-kompleto naman yan. Ngayon meron kasi sila dito yan, oh, sa mga pinagmamalaki nila. Si, meron din sila rito yan. Oh, Twitter. Ano, kita nyo. Twitter tracker. Pero yun nga lang, bibilisan ko lang kasi ma'am, isa-isahin pa po natin lahat yan. Oh, kita nyo. Ah. Magandang klaseng upuan na to. O saddle upuan eh. No? Yan, dito nga pala kayo mag-a-adjust. At pwede nyo ipahiram mo kasi nga itong seat post niya, Twitter yan pero alloy din yan. Tapos ito, yung seat lamp niya alloy din yan, oh, di ba? Naka ICR na nga pala to, mga kaikot, yung dalawa, kaya malinis na yan dito. Dito yan tumagos, oh, di ba? Kitang-kita niyo yung pinagtagusan. Maganda to. At eh, kung ako talaga may pera, bibiling ko to, yan, yung ICR niya. Tapos eto nga pala, oh, yung spacer na to.
Oh, alam niyo naman, basta mga ganyang design, eh, carbon yan. Dito naman, yung stem niya, alloy na yan. Ngayon, dito tayo sa handlebar niya. Kita niyo yan. Ang ganda ng handlebar niya. Tapos, handle grip niya. Tweeter din yan. Kaya, panalong panalo yan, oh. Tapos, oh, yan, oh, naka-hydraulic disc brake na yan, na Shimano. Tapos, naka-Shimano Jory na rin yan. Ngayon, eto, meron niya pala itong, ayan, nakita niyan. Remote lockout na yan, mga kaikot, oh. At ito nga pala yung fork niya. Alloy na lahat yan. Tweeter, oh. Kita nyo. Naka ano nga pala to? Naka, ayoto, yan yung RD niya, oh. Naka Jory yan, oh. Diba? Tapos tingnan nyo yung chain niya, oh. Panalo-panalo yung chain, oh. Tapos tingnan nyo yung kasit niya. Naka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Naka 1 by 12 lang naman, oh. Diba? Oh, saan pa kayo? Tingnan nyo, oh. Diba? Tapos ako, ito yung retrospect na crank arm, oh. Tapos naka-titanium na yan, oh. Diba? Oh, yung ganda na yan, pwede nyo napalitan yan. Nakahalotig din. Kusin nyo, kung gusto nyo palakihan, o gawin nyo maging 3x, nasa inyo yan. Na, kung gusto nyo mag-upgrade pa, pero kung, oh, hindi na talaga. Panalo na to. Yun. Gusto nyo malaman kung magkano presyo ng mga ikot, no? Ito nga pala, ang sabi sa akin, no? Ang suggested retail price nito is 56,000. Pero syempre, pag galing man kayo saan, eh makipagtawaran kayo, may tawad talaga dito. At pwede rin silang online, nag-online din sila, pwede rin si COD, kumpletong-kumpleto rin sila rito. Yan. 56,000, pero may tawad pa. Sabi ko nga sa inyo, lalo-lalo pa sinabi nyo, nanood kayo kay Judge TV Bike Ride. Thank you muna. Oh, ito mga kaikot, no? Sunpeed. Sunpeed Zero. Ganyan, hindi pa nakaano yan, talagang kabababa lang talaga nito yan. Tapos ang kagandahan nito ay maandar siya. Yun. Ano nga pala to? Itong frame na to. Yan. Hindi pa ito babagsak yan. Hindi naman. Size 17 siya. Size 17 na yun, no? Ito may abang na rin siya na pang carrier at saka dito naman mud guard. Ito yung mga modelo kasi tingnan nyo. Glossy, di ba? Glossy red yan. Tapos ICR siya. Lahat shifter at saka sa brake niya. Tapos dito muna tayo sa kanyang saddle. Oh. Yan, may butas din dito. Yung saddle niya naman ay sunpeed din. Na modelo na yan. Modelo na. Kasi dito na kayo gagamit para magpaluwag niya. Gagamitin niya na Allen wrench. Tapos ito naman yung kung seat post niya ay parang 31.6mm to eh. Tapos dito, quick release naman din yung seat clamp niya. Modelo na to. Tapos dito tayo sa spacer niya. Mas maliit naman yung spacer niya. Stem niya naman. Yan. Gawa rin ng sunpeed yan. Diba? Tapos dito na tayo sa handlebar niya. Kita niyo yung handlebar niya. Sunpeed din yan. Sunpeed din. Na ito yung shifter lever niyo. L2A3. So ibig sabihin yan, naka by 8 siya. Ano, naka by 8 yan. Tapos ito nga pala yung brake lever niya. And dito naman yung naka 3x siya. Ayan o, kita niyo naman naka 3x yan. Shifter lever niya sa kabila. Ang kagandahan nito, may lockout na siya. Ito yung fork nyo, di ba? Tapos naka-hub niya, quick release na rin naman. Ang gulong nga pala nito, no, naka ano, Gaoyang. Ang size nga pala nito ay 27.5 by 1.95. Alloy rim na yan. Double wall na yan, double wall na alloy rim siya. Diba? Tapos naka-quick release na. Ano, naka-quick release, oh, di ba? Ito, naka-mechanical disc brake siya. Ito, ano, naka-Shimano Tourney yan, ah. Naka-Shimano Tourney. Kaya panalo kayo, ayan, no? Group set niya, Shimano Tourney. Original na rin yan. Original yan. Original yung FDRD niya. Na naka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Diba? Naka 3x8 to. Ito yung ano niya, oh, yung chain niya, oh. Tapos ito naman yung crankset niya. Alloy na yan. Alloy na yung setup na yan. And sunpeed. Diba? Panalo na. Ito nga pala yung pedal niya. Yung pedal niya naman ay plastic. Pero matagal pa rin naman yan bago masira yung plastic. Kaya panalo na kayo. Ayan. 11,000 naman daw pala ang presyo na itong sunpeed na to. Sunpeed Zero. 11,000. Ayan. Si Totem. Totem Aprila. Nakita niya yan. Ang ganda ng kulay, di ba? Pang-chicks to. Kay Jowa, di ba? Okay, misi, syempre, pang pambati. Yan, alam niyo naman, para pati na tayo.
And ito ibigay nyo kay Mrs. Malamang eh, pati na talaga kayo. Ngayon ito nga pala size ng frame nito, 15.5, di ba? So tapos ito may abang na rin pala tong battery cage. Yan, ilagay na kayo ng mga pang battery cage dito. At ang kagandahan nito, yan o, naka-ICR na yan mga kaigot. Diba yan, papakita ko pa sa inyo sa kabila. Diba? Hindi yan fake, kitang kita nyo yan ah. Tapos, yun, dito nga pala, wala rin dito, dito. Dito nyo yan, ano, sa ilalim. Kaya quality na to. Maganda na rin to. Aprila, diba? Ang kagandahan nito, naka-totem na rin yan ah. Totem. Yung saddle niya. Tapos yung seat post niya naman, alloy na rin yan. Tapos ito yung seat lamp niya. Quick release na yan. Pwede ipahiram na yan. Tapos ito nga pala, ito yung handlebar. Diba? Maganda na rin yung handlebar. Pati na rin itong handle grip niya. Tapos ayan na nakatotem yung stem niya. Diba? Totem na yan. Pati itong headset niya, totem din. Diba? Spacer, alloy. Yan, L2A3. Yung shifter lever niya. Tapos sa kabila naman, naka-by-3 siya. Tapos dito, naka mineral oil siya ng Logan. Diba? Kaya quality yung quality ito. Logan yan, no? Logan ha. Na naka hydraulic display. Tapos ang kagandahan nito, yan, hindi pa naayos to eh. Pero naka lockout na yan. Naka lockout na oh. Diba? Ito nga palang gulong nito, yan oh. Kitang-kita niyo ba yung gulong? Naka 27.5 by 1.95 naman siya. Pero yan, nakita niyo to. Totem na yan. Totem na yung rim na yan. Naka double wall na alloy na yan. Tapos, ito yung fork nyo. Diba? Panalong. Totem din ha. Totem din. Tapos, ito yung rotor nya. 160. Tapos, dito tayo ngayon sa bilangin natin itong ano nya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O, yan. Talagang 8 yan. Naka 3x8 talaga to. Na L2A3 nga. Diba? O, ito naman yung crank nya. Ang crank set nya. O. Pati yung FT niya, L2 na rin yan. Gawa na na. Group set lang ng L2 yan talaga. Ma'am, ito na mga Aprila ma'am. Totem Aprila, magkano naman yan? Ito po lady bike na Aprila sir, 11,500 po siya. 11,500. Purple and available po. Yan. Pero mura naman dito ma'am, ano? Pinakamura po na yan. Mahanap po ninyo na bike is nasa AR bike. Yun. Oh, ito mga ikot mo. Meron din sila ritong cult. Oh, 'di ba? Ang ganda ng kulay naman nito, ng combination nito, 'di ba? Parang merong matte blue dito, tapos dito nag-green, 'di ba? Panalo rin 'to. Oh, nga pala, bago natin simulan na sila, nakita niyo naman, naka-medium size 'yan. So, ibig sabihin, tong freight na 'to ay medium size. At ang kagandahan nito, alam niyo ba kung ano? Tingnan niyo, smooth felt talaga siya, oh, 'di ba? Talagang ayos na ayos 'to. Hindi niya tinipid, oh, tingnan niyo, oh. Hindi nyo alam kung saan talaga dinugtong yan, di ba? Yan, Cult Adventure 1, 27.5. Ito nyo nga naman yan, ano? Maganda rin to, quality. At tingnan nyo yung ano niya. Ito nga palang frame na to, yan. Yan, balik tayo dito. Yan, frame na yan. Alloy lang naman, alloy, di ba? Maganda rin to, tingnan nyo. Ay, may abang na yan, ha? May abang na yan na pang battle cage niya. Tapos dito, may abang din siya na kung gusto nyo magkaroon ng mudguard yan. Tapos dito naman yung carrier. Maglalagay kayo ng carrier diyan. Ito yung saddle niya naman, to cult. Tapos etong seat post niya, cult na rin 'yan. May alloy na rin 'yan pati itong seat lamp. Ang binibilis-bilis ako na lang ng konti ng mga kaigot mo. At tapered na rin 'to. Naka-tapered na rin yung head tube niya. Tapos naka-lockout na siya. Oh, 'yan mga kaigot mo, naka-lockout na 'yan ha. Quality na 'yan. Ito yung port niya, di ba? Maganda na rin. Tapos, naka-quick release na rin yan. Yung hub na yan. Mga hubs niya, syempre, alloy na yan. At yung quick release niya. Tapos, ito, SIV yung ginamit na, ano nyo, hydraulic disc brake niya. Diba? Banalong-panalo to. Ngayon, dito na tayo sa ibabaw. Nakauna na yung sa ilalim. Eh, no? Kaya sa ibabaw, pasihan na. Nagmamalit. At magka-curve na. At tingnan nyo yung oras, alas 4 na. Yan. Cult, naka-cult yung stem, oh. Nakikita nyo. Panalo na rin yung ano na to, stem niya. Tapos ito yung handlebar niya. Cult din yan, no? Ito may kurba pa rito yan, no? Naka-microchip nga pala to, yung shifter lever niya. Sabi niya, naka-9 daw siya. Itingnan natin, bibilangin natin mamaya. Tapos, naka-smear. Naka-seamers naman to. Yan, seamers naman tong ano niya, hydraulic disc brake niya. Diba? Yan. Tsaka maganda to, tingnan nyo. Manipis lang, oh. Exacto lang sa kamay natin, diba? Hindi siya stress.
Ayan. Ang kagandahan din pala nito, ayan, nakakenda to. Ayan, kenda lang naman yung ginamit, di ba? Kaya panalong panalo to. Saan pa kayo, mga kaikot, no? Ayan, nakikita nyo yan. Naka 27 by 2.10. Kaya medyo makapal-kapal yan. Tapos naka-double wall na rin yung rim niya. Tapos dito tayo ngayon, yan. Medyo tatalo na tayo. Dito tayo. Sa kanyang RD. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Talaga nakamain siya, mga kaikot, no? Ang ginamit ay si Microchip. Ayan, Microchip yung ginamit. Tapos, ito yung chain nyo, di ba? Naka 1 by nga pala to. Naka 1 by siya. Di ko lang alam kung ang size nito, sobrang lead, di ba? Pero yan, nakaabang na rin niya kung gusto nyo palakihin yung crankset nyo. Ayan. Pero cult na rin yung ginamit. Oh, yan, di ba? Dati malamang kung may tunog na nga pala to. Wala pang tunog. Meron, mahina. Mahina nga lang, di ba? Yan, cult na siya. Pero magkano nga pala presyo niyang cult nyo? Yan. 13,000. Ah, may sizes ba yan, te? Meron po siya sizes sa frame. Sa frame? Pero sa frame po, sa wheel set? Meron tayong small at saka medium frame. Ah, okay. Yung medium frame? Wala na po, ubus na yung... Ah. Sa ngayon po, ubus na yung 29er agad. Okay. Magkano, te? 13,000. 13,000. Yan, kita nyo, ha? May binag akong ganyan. Alam nyo naman kung magkano, 14,000. O, kita nyo dito, murang-mura lang kay ate. Ha? Si ating magandang dilag natin niya. Magandang dilag! Oh, eto mga kaikot, no. Ayan. Meron sila rito ng drinks. Madges 100. Alloy frame na yan. Alloy na yan. Ang size nga pala na ito, medium siya. Ayan, no? 16. So, medium siya. Ang ginamit dito, 6061 na alloy. Quality rin to. Quality and quality. Ayan, no? Designed by Italy yan. Diba? Tapos meron na kayong lagayan ng battle cage dito. May abang na yan. Alam niyo naman yun. Panahon yun. Diba? Summer talaga. At kailangan natin uminom ng tubig. Tapos pagdating naman dito, yung saddle niya naman, drinks. Ang seat post niya ito, manipis, di ba? Tapos dito naman seat lamp niya ay quick release na rin naman. Tapos ito yung parang plastic tong ano niya, yung pedal niya. Yan, libre niyang pedal yan. Di ba? Naka-ICR na mga ikot, oh. Ito ang kita niya naman yan, pati sa kabila. Kaya malinis naman to, malinis-linis na yan. So, wala kayong makikita ang mga nakasabit-sabit yan. Oh. Tapos dito rin lumabas sa ilalim. Diba? Papunta na ng RD tsaka dito sa ito nyo yung mika, sa brake nya naman, di ba? Magandahan nito ay ito, tingnan nyo yung stem nya, trinks nya na spacer nya rin yan, puro alloy to, alloy. Tingnan nyo naman tong handlebar nya, diba? Maganda rin yung handlebar, pati naman tong handle grip naman nila. Tapos ang kagandahan nito, ayun o, naka L2A2, di ba? So, naka 3x7 to. RSX naman yung ginamit na hydraulic dito. Kaya, panalo na rin to. Ayan. Tapos, hindi nga lang siya naka... Ayan. So, sa figure mo, kung ito to. Ayan. Hindi naman siya talaga naka... Ang tawag doon, wala siyang lockout. Tapos, pakikita ko sa inyo yung... Ito yung size ng gulong niya. Ayan. Medyo hindi ko makikita dito sa side na to. Na naka 27.5x1.95. Ayan o. Diba? Ito yung fork niya, tapos ito yung rotor niya, 160 rin yan. Tapos naka RCX naman yung hydraulic disc brake niya. Pagdating naman dito, ito yung crank arm niya, oh. Tapos maganda dito, may kasama ng ito, may side stand na siyang kasama, diba? Kompletong kompleto na yan. Tapos okay, magdalala yung ring nga pala na ito. Ayan, nakikita nyo. A double wall na yan. Alloy na yan. Alloy rim na siya. Tapos, huwag yung kita nyo. Ito, maganda na ito. Original yan. Ha? Original yan na Shimano Tourney. Diba? Nakita nyo yan. May pula rin dito. Diba? Original yan. Kaya, huwag kayong matakot. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Naka 3x7 yan. Naka 3x7. Ito yung FD niya. Siyempre, non-series siya. Pero, quality na rin naman yan. Tapos yan, design nag din sa... Italy to, yan si Prince, di ba? Ganda rin ang ano niya, down tube niyo. Ibang klase yan, ginayon mga bilugan, di ba? Mga modelo na to. Magandang dilag yan. Magandang naman yan, ma'am. Dilag. Depende po sa sizes. Meron kasi tayo size 26, ito 27.5, meron din pong 29. So, ang price po niyan is 9,000 to 11,000. Depende po sa size. Ah, itong 27.5 ba, magkano? 10,000 po. 10,000. Yung 26, is 9,000. 9,000. And then yung 29er po
Ayan, nakita niyo ha, binigay na kagad. May sizes na binigay ni ma'am sa inyo na ating magandang dilag. Kita niyo yan ha. Magandang dilag. Oh, ito mga kaikot, no? Meron din silang Twitter. Ayan. Hindi lang ano to, mga mumurahin, pero meron din silang mga pang big time talaga dito. Ayan. Twitter. Mantis. Ayan, mga kaikot, no? Dito talaga murang-mura lang dito sa Cubao. Nakatago lang to, pero murang-mura to. Ito, naka-Twitter siya, oh. Nasaddle. Ayan. Oh, kita niyo ha, sobrang lambot talaga nito. Relax talaga, oh. Ang pag-upo nyo, di ba? At magandaan nito, modelo na yan ha. Modelong saddle na yan, no? Kasi dito kayo mag-a-adjust. Yan. Tapos, yun nga lang ito, pwede pahiram kasi yung seat lamp niya, quick release na. Tapos, itong ano niya, seat post niya, alloy na yan. Alloy. Purong-purong alloy ito mga kaikot, no? Ang size nga pala nito, medium size na to. Medium size. At kagandahan nito, ano? Meron sa screws nito, meron siya rito. Kung gusto niyo maglagay ng mud guard dyan, pwede kayo. Tsaka carrier. May abang na yan dyan kung gusto niyo maglagay. Tapos naka-ICR na siya. Naka-ICR niya. Diba? Yan sa kanyang spacer yan. Medyo mataas na ang spacer na ito. Pero bahala na kayo mag-design kung anong gusto niyo. Palitin dyan. Tapos naka-tweeter na rin siya. Diba? Na stem. Alloy yan, alloy. Tapos tweeter din tong headset niyo. Diba? Kita niyo naman yan. Tapos pagdating dito sa handlebar niya, mabilisan lang to, pasensya na muna mga ikot. Pero tingin ka naman, kitang-kita nyo naman ang specs nito. Ang shifter lever nga pala nito, ayan o, kita nyo. Oh, nakaano to? 13, yan mama, papakita ko sa inyo yan. Retro spec, ayan o. Tapos naka-zoom, ang hydraulic disc brake niya, zoom. Ayan o, zoom din yan. Pagdating naman dito sa port niya, ayan o, may lockout na siya. Kita nyo, may lockout di ba? Tapos, ito yung fork nyo. Tapos, naka... Ito, naka-quick release na siya. Ito nga palang hub nyan. Yung hub nyan, eh, no? CNC nakalagay. Pero, ano rin to? Retro spec. Tapos, itong rotor nya, 160 ang size nito. Tapos, ito yung ginamit na hydraulic disc brake. Kalibra nyo, tingnan nyo. Yan, naka-quick release, ha? Diba? Tapos, ang agandahan nito, tingnan nyo yung gulong. O, exterior nya, diba? Skin wall na yan mga ikot, no? Ang size nga pala nito ay hindi pa natin makita, 27.5 by 2.20, kaya lalapad siya ng konti. Alam niyo naman, pang trail eh, diba? Pero pwede nyo na rin gamitin naman to, quality na kasi tingin nyo, naka Innova na siya. Innova Pro, diba? Transformer. Tapos meron pa kayong reflector din dito, kasama na yan, kasama na yung sa pocket. Ito rin, diba? May lagayan kayo ng battery case. Size 17. Diba? Size 17 siya, oh. Tapos, pagdating naman dito, ayan. Yung sa likod. Meron na kayong modelo na to, ah. Na-adjust na kasi itong, ano, kickstand na to. Na-adjust na siya. Modelo na yan. Libre na ng Twitter yan. Ano, quick release. Kitang-kita nyo naman. Ito yung brake niya. Caliber brake niya, diba? Ayun yung hub. Tapos, ito, bilangin natin para mas maniwala kayo kasi sabi, naka 13 daw. Tingnan natin, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, o, oh, diba? Naka 13 siya. Oh, tunog mayaman na nga pala ito, mga kaikot, o. Oh. Oh, diba? Tunog mayaman na yan. Tapos, ang kagandahan nito, retrospect siya, o. Oh. Diba? Tapos, ito, carbon to. Yan, carbon dito. Diba? Ito yung pulley nyo, o. Pagdating naman sa ano niya, sa chain niya yan, no? Maliit din yung chain niya yan, ha? Pero yun yung quality. Tapos nakita niyo itong ano na to, naka 1 by siya, pero maliit lang, di ba? Naka titanium na, pero pwede na kayo mag-adjust niya kung gusto niyo gawing 3 by o ano man, pwede niyo nang gamitin niya, mag-adjust kayo. Naka halotech na siya, pili lang kayo ano mas gusto. Pero yan, eh, matagal niyo pa matagal pa kayo bago mag-upgrade niya, di ba? Kita niyo yan, diba? Ang ganda ng down tube nyo. Meron pang Twitter din dito nakasulat, o, diba? Yan. Ma'am! Ma'am, magkano naman tong Twitter mantis mo? Yan po, 23,500. 23,500. Ma'am, yung mga previous ba yan? Meron po siya kasamang tools, may battle cage na rin po. Nakasama. Kompleto, kompleto. Meron rin pala kayong mga giveaways, diba? Opo, meron po. Ay, ma'am. Oh, ito mga ikot mo, nakikita nyo yan, Twitter, yan. Steel Pro, malupit to. Ito nga pala, no, sa Twitter Steel Pro na to,
ang setup nito puro, ayan, puro, purong carbon yan, mga kaibigan. Tingnan niyo. Ang ganda ng kulay, oh, 'di ba? Tapos naka-ICR na yan, kabilaan na yan, mga kaibigan. Tapos dito, ayan. Maganda 'to, ha. Twitter yung ano nito, ha, yung cabling nito, ha. Kaya quality, quality 'to, no. Ayan. Tapos ito nga pala yung Twitter din siya, oh. Ito uso ngayon, tumanipis na saddle, ayan. Modelo na yan, modelo. Tingnan niyo yung seat post niya. Parang naka-aero na siya, oh. Aerodynamic na siya, oh. Tapos dito meron siyang panukat kung saan kayo komportable. Yun nga lang, hindi to pwedeng hiram-hiramin kasi siyempre alam niyo naman ang carbon, ano. Kaya yan, naka-design yan sa ganito. Gagamitan niyo pa ng alloys. Hindi yan naka-quick release kasi nga naman, bay, kung pahihiram nyo nga naman to, eh, delikado nga naman. Tapos isang spacer niya, alloy na yan. Ah, sorry, carbon na yan. Nasanay na tayo sa alloy, eh, no. Kasi ito yung stem niya. Ito, malamang to, alloy na to. Alloy na itong stem, no? Ito lang, yan lang, stem lang talaga. Pero itong drop bar na yan, alloy na, carbon yan. Nakamali na naman ako yan. Tapos nakikita nyo ito, yan, no? Nakasram lang naman, di ba? Eh, siyempre, hindi naman ito STI, yan. Tawag dito, parang double tap. Yan, double tap ang tawag dito na SRAM. Pakicorrect na lang kung mali ako, yan, no? Yan. Tapos yan, ang nakagandahan yan. Puro SRAM yan, nakasram. Tapos, yung rigid niya, nakita niya yan. Nakita niya yan, ha? Yung rigid na yan ay carbon din yan. Tapos, naka-retrospect boost na to. Diba? O, maganda na rin to. Naka-halotech na to, no? Naka-halotech, naka-true axle na siya. Diba? Nagkakamali na naman ako. Yan. Tapos, tingnan niyo to. Yan yung rotor niya. Oh. Ito yung retrospect din yung ano niya. Yung brake niya dito, no? Pero naka-head, ano to, ibang klase nga pa itong bike na, ano to, frenum to, kala nyo, hydraulic, no? Pero yan, ano na siya, hydraulic na siya, pero hindi yan mechanical, makita niya, hindi yan mechanical. Kaya quality, quality. Tapos tingnan nyo, kung saan nyo din na, andito, sa support nyo, diba? Panalong panalo to. Tapos ang gandaan nito, dito nga pala nakikita nyo to, dito kayo mag-ano, mag-a-adjust sa shifter nyo, mga ganito, sa brake. Dito kayo mag-a-adjust. Ito naman, dito tayo ngayon sa gulong. Nakikita nyo yan. Nakaano to? Tunog mayaman na yan, ah. Tunog yayamanin na to. Ang gulong nga pa lang na ito ay 700 by, kita nyo, by 25C. At yung rim nga naman, oh. Diba? Panalo-panalo, racing. Retrospect din yan. Naka-aloy naman na yan. Aloy na aloy na yan. Kompletong-kompleto yan. Walang-wala na kayong hahanapin dito sa bisikleta na to. At ang kagandaan nito, yung Arden nito, yan, oh. SRAM Rival, oh. Nakita niya yan. Magandang-maganda na yan. Exact. Diba? Ano yan? Actuation. Actual on. Diba? Makita niya yan, ah. Meron sila rito. Tapos, tingnan niyo yung chain niya. Quality yung chain nito. Tapos, naka- tubay naman to. Diba? Retrospect din siya, na. Tiyan mo. Halotech na siya. Tapos, naka, yun, no? Naka Shimano Rival din yan, no? Diba? 34 by 50T. Panalong panalo. Tingnan nyo. Sasalating ko na yan para sa inyo, no? Ang presyo nga pala nito, mga kaikot, no? Dito sa AR Bike Shop. Ay, magandang dilag yan. Magandang diba, dilag! Magkano nga pa itong Twitter mo, ma'am? Normally po, 46,000 po talaga ang SRP po na sana. So, pagka bumisita sila rito, eh, kung sakasali, may tawad pa. Pag-uusapan natin kasi yan, dito po, sobrang mura po talaga ayan. Kami mag-presyo. So, kita nyo, ha? Siya, si ma'am na mismo, ha? Nagsabi, talagang sobrang baba nila rito. Kita nyo, Twitter yan, ha? Carbon lahat yan. Set up na carbon yan. Kaya wala eh, meron kami nakita dito, bibilisan na lang namin kasi magka-carve, you know. Yan, meron di, ano to, B-Max ba yan, te? Opo, B-Max po. Meron po 29er. Ayun. At saka, ito po nag-isa 27.5. Pero naka, ano sila, may mga lockout na, yun, o. Meron tapos na may, po, hydraulic na rin hydraulic po. Na. Magkano naman yung 29 mo, te? 9.5 lang po yan. 9,500, yung 27.5? 29er po, yung 27.5 is 9,000. 9,000 lang. Tapos meron din kami rito nakita. Hindi na namin, bibilisan na lang namin to, mga ikot, no. At papakita ko sa inyo yung picture nila, may picture naman dito. Papakita ko na lang sa inyo yung specs nito. Tapos may Pax ID din na kulay puti at saka may kulay itim. Ayan, naka-hydraulic na rin ba ito, te? Yes po, hydraulic. Hydraulic na. Naka-1x po siya na sensa. Ayan, naka-sensa, naka-lockout.
Size 29 din yan, te. 29 at saka 27. Magkano yung 29? 12.5. 12.5 yung 27? 12,000. 12,000. 500 diferensya. Opo. Tapos din, meron na rito. Ayun, yung cult kanina. Tapos dito, meron kami nakita na, eto, meron silang beta, oh. Dragon scale. Opo. Lockout siya. 27 ba ito? 27.5. Magkano yung ganito, te? 12,500. 12,000. Pero yan, naka-alloy frame na yan. Naka-tapered na. Tapos na quick release and hydraulic niya 1 by 10. Ayan, naka 1 by 8 po, 1 by 10. Ayan, naka 1 by 8 yan. Pasensya na kayo mga may yung aerobic thunder yun. Po may aerobic thunder din dito, yan nakikita niya, no? Diba? Ayan, naka hydraulic to, naka hydraulic na, naka 1 by 11 naka SRAM na rin pala to. Tapos naka lockout, oh. Tapos maganda rin yung brake niya, patrol, yan CST patrol. Yan, totem, sunpit, may skyline dito, te. Ano ba itong skyline yun? Hydraulic po siya, sir. Yan. Meron siyang hydraulic yan. 27.5. 8,500 naman po yan. 8,500 lang yan, skyline, no? Tapos... Oh, ito, maikot, no? Yan, mainit na mainit pa rin dito. Kita yun. Kaya maliwanag na maliwanag to pag pinakita ko sa inyo, no? Alam nyo, ito, nakikita nyo yan. Fox eye to, fox eye levy, eh, no? Diba? Kitang-kita niya, medyo natatabunan ng anino ko, eh. Diba? Ganda pink, diba? With violet pa siya, oh. Diba? Yan. Ang ganda nito, meron nga rin pala itong supporter rito. Yan, may supporter rin siya rito. Super light technology, yan. Papaliwanag ko sa inyo bakit super light to, pero ito folding to, ayan, no? Fold siya dito. Yan, magandang klase na rin to. Ito nga pala, no? Yung frame na yan, chromoly yan. Chromoly yan, hindi yan mga metal na mga pang-construction sa bigat, no? Hindi yan ganun. Hindi ganun yung ano na to, itong frame na to. Kahit chromoly yan, talagang quality pa rin to. Ano nga pala na ito, tinignan yung saddle niya, fox eye din, oh. Oh, makapal, pero malambot, oh. Pero mainit kasi nababad sa araw yan. Tapos ito yung, kita niya yan, yung seat post niya. Fox eye din. Tapos ito katulad niya. Naka seat clamp na rin naman siya. Na alloy na rin yan, mga kaikot, no? Tapos ang kagandahan nito, telescopic stem niya. Yan nakikita nyo. Yan. Hindi kayo magiging madambo dito kasi mapapahiram nyo sa anak nyo o sa mister nyo o sa misis nyo. Kasi yan natataasan yan. Yan ang maganda rito. Tapos ang kagandahan nito, so, tingnan nyo, ito yung handlebar niya. Straight lang siya. Tapos ang shifter lever niya, yan, kitang-kita nyo naman, naka L2, A2. Ito naman yung brake lever niya. Pwede niya rin mapalitan niya. Gawin yung hydraulic. Nasa inyo na yan kung ano yung gusto niyo. Tapos ito nga pala yung rigid port niya. Maganda rin. Kulay pink. Pambabae yan. No? Tsaka ito nga pala. No, pwede natin isakay niya sa LRT. No? Tapos ito nga pala yan. No? Nakahab na rin siya. Tapos ito yung disc brake niya. Oh, yung rotor niya. Oh. Maganda rin. Tapos ayan. No? Ayan. Ano? Kalito ba yan? Kalito. Kita nyo yung mechanical disc brake niya. Oh. Diba? Kalito. Talaga nakakalito nga yan. Tapos, yan, may libre na kayong mudguard. Ayan na kayong libre yung mudguard niya. Yun ang kagandahan dito. Tapos, eto rin, meron sa kabila. Oh. May mudguard din. Oh. Diba? Tapos tingnan natin ulit dito sa kabila. Meron na kaya nga pala kayong kickstand. May kasama ng kickstand siya. Oh. Diba? Tapos ito yung, ano nyo, kalito. Oh. Maganda na rin to. Size 20 nga pala to, mga kaikot, no? Diba? Size 20 yung gulong neto. Kaya, pwedeng-pwede to sa LRT. Ayan, no? 20 by 1.50. Tapos, ito, naka, yung RD nyo, L2A2. With guard na rin siya. Alam nyo naman, sa folding, para hindi siya mabubugbog to. Kailangan meron siyang RD guard. Ito, bilangin ko, para, pero sinabi ko na, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Naka 1 by 7 naman to. Diba? Quality rin to. Tapos ito yung crank niya. Malaki, laking size na ito. Laki ng size. Hindi ko lang makita kung anong size dito. Mahirap naman mabigay sa inyo ng hindi detalyado. Diba? Yan. Yung bibigay ko na sa inyo dito sa kitang-kita niya na Ricardo Bike Shop. May promo sila rito ngayon. Buy one take one tong ano na to. Itong bisikleta na to. May ibang kulay pa yan. Meron din blue at saka may kulay pula. Ang presyo nga pala na ito ngayon ay 10,000, buy one, take one. Yan ang kagandahan dito, di ba? Maganda yung bisikleta mo at buy one, take one pa. At tingnan nyo, naka-alloy rim pa kayo. Naka-alloy rim na yan, mga kayo, double wall na yan. Panalo na. Kaya umpisahan nyo na at pumunta rito sa Ricardo Bike Shop.
Yun. Ito nga pala, no, meron sila dito mga weapon, no. Ang ganda ng mga weapon dito. Eh, may mga ilaw na, oh. Ayan, di ba? Hindi nyo na kailangan ng taillight na, no. Pero, pwede sa mga ganda kung meron na rin kayo ng neto. Ayan, nag-iba pa ng klase ng ilaw, oh, di ba? Patay. Tapos, kung gusto nyo, naka-steady. Nag-blink. O may isa pang blink bago mapatay, o di ba? Maganda nga pala to. Ito may mga sizes, oh. Nakita niyo may large, may medium, ganito. Ah, magkano nga pala yung ganito niyo, weapon? 1450 po. 1450. O yan, ah. Punta na kayo dito at mamili na kayo dito. Tapos meron din sila mga pam-pam dito, ayan, 690. At mga Xbox din sila. May ito, meron din sila na battle cage, 190. Pa talaga pag mainit 'yan, may mga battle cage dito. May Xbox din na pan 26, ayan. Tapos may mga tail light, yung tail light nila is 190. Ito may mga hubs nga din pala sila na true batip. 390 to mga kaigot, ayan, okay, nakita nyo ha. May mamili kayo ng mga kulay dito. Tapos ito rin, meron din dito. Ang presyo ay, yun, parehas lang siguro to na 390. Mamili lang kayo. Tapos meron din sila rito na Ragusa, 25 pesos lang to, no. Bicycle aluminum alloy bulb cap. Ayan ha. Kumpletong-kumpleto rin dito. At masisiyahan din kayo. Tapos meron din sila rito, nakikita nyo. May mga, tapos may mga, ito, may mga Shimano sila, oh, na 950 lang yan. Tapos, yan, may mga, ang tawag doon, may mga kasit din sila rito. Kumpletong-kumpleto rin dito. Ayan, may mga pedal din. Tapos may hubs. Ayan, nakikita nyo yung mga hubs na yun, no? Mga yayamanin, oh. Diba? May all sticks pa siya. At mananawa kayo. Ngayon, dito naman tayo pumunta sa frame nila. Ito magandang bibigay ko sa inyo mga kikot. Kasi tingnan nyo, sale, sale, sale. Di ba? Ito mountain peak nila, oh, large pa yan, oh. Di ba? Mountain peak monster. Dito, alloy na to. Tingnan mo, naka-ICR na yan. Naka-tapered na yan, labang nata. Di ba? Ang presyo nga pa lang nito, itong mountain peak monster na to ay 6,000 pesos. Itong, ayan, monster din ba to, ma'am? Monster, tapos, at meron din silang mga weapon. Ito may weapon din sila, oh. Magkano naman tong weapon niya, ma'am? 15.5. Ito 15.5. Oh, ito mo all stick naman, ang ganda, oh. Sa frame pa lang panalo na. Tapos meron din silang speed 1. Tong speed 1 te 14.5. Oh, 14,500. At marami pa rin to. May mga handlebar din sila rito. Meron din silang pang ano ba to? Te, pang 26. Pang mountain bike ba to? 27.5. Oh, pang 27.5. Yan, tapos meron din silang ano rito. Ito. Ah, ito maganda sa kanila, may bola ni. Airsus na to. Ayun, oh. Ayun, oh. Airport na siya, oh. Tapos ayan, may lockout na siya. Pang 27 ba to, te? Opo. Magkano naman yung ito, te? 32 na lang. Oh, kita niyo, ah. 32. 3,400 tong fork na to. Ayan, bolang na yan. Nakita nyo, 32 nakalagay dyan, no? Diba? Panalong-panalo na kayo dito. Tapos, meron din siya ng mga bicycle tools. Alam ko naman, kailangan natin dito. Ayan, marami nga pala naghanap na ito sa akin, bicycle tools. Magkano ganito? Ito, 1,600 na. Kompleto na yan, mga kaigot, no? Tapos, meron din silang front chain wheel. Ayan, may kita natin dito. Ayan, no? Kompletong-kompleto. And Shimano nga pala to, no? Mga kaigot. Ayan, meron sila rito. Ang presyo nga pala nito ay 1,950 front chain wheel. Ito, by 44 by 32 by 22, 170 mm. Tapos meron din silang hydraulic disc brake naman dito. Kaya alam ko marami na naghahanap sa inyo ngayon nito, eh, itong hydraulic disc brake na to na Shimano naman, di ba? Kaya hindi kayo talon-talo dito, yan, no? Di ba? Yan. Yan, pinakilaman na natin, mga kaigot, no? Yan. Maganda na rin to. Ito, di ba? Quality yan, original yan. Hindi yan japik, no? Presyo nga, ma'am, magkano nga presyo na ito, ma'am? 2,500. Kaya murang-mura rito yan, no? BLMT200 nakalagay dito, oh. Original yan, ha? Hindi yan mga japik, ha? Yan, maraming pa kayo mapagpipili dito sa Ricardo. Tapos dito, meron din silang mga Maxxis na gulong, yan. Ito, meron din silang 27.5 by 210. 1,000. Paris na yan, ma'am. Paris na, no? Upper piece. Tapos yan, meron din 350. Yan. Tapos, yan, meron din dito. May 850, 550. Ang dami-dami yung mapagpipilihan dito. May carrier.
Oh, ito mga kaikot, no. Meron din sila rito, ayan, Ivan, no. Ivan's Evans pala. Evans Strong, ayan. Naalala ko tuloy may-ari nung isang bike shop diyan sa Karuhatan. Ang ganda, oh, tingnan niyo. Ang ganda ng frame niya. Ayan. Maganda rin 'to. At saka may carrier pa, ayan, inuuna ko na kagad yung carrier, oh, kasi alam niyo naman yung mga bata, minsan inaangkas natin o pupunta tayo sa palengke, ayan. Meron na kagad tayo niyan. Pati yung saddle niya, nakita niyo yung saddle niya. Alloy na rin, alloy. Maganda na rin 'to, mga kaigot, no. Tapos ito yung seat post niya. Oh. Di ba? Maganda na rin, parang may balat pa na ahas, oh. Kasi ito yung seat lamp nyo. Alloy yan, nakita nyo, di ba? Ito rin, ito yung pang fold nyo, lock, oh. Di ba? Yung katulad ng sinabi ko, yan. Tingnan nyo yung shifter, yung naka-thumb shifter pa to. Di ba? Pero maganda pala na ito, naka-Shimano na. Di ba? Naka-Shimano na, oh. Kaya, panalo na rin pala to. Tapos ito yung telescopic stem nya. Now, yun nga, tumataas, bumababa. Ganyan ang kaganda sa fold nya. Ito yung lock. Diba? Secured naman yan, yung lock na yan. Tapos, ito yung head tube niya. Yung rigid niya naman, ito rin, no? Pero, hindi ko lang masure kung ano to. Yan, titingnan natin kung quality na rin to. Yan. Diba? Ito, meron na rin siyang, ang tawag doon, mudguard. May mudguard na rin. Size 20 rin pala to. By 1.75 yan, mga kayo to. Tapos, alloy rim na yan. Alloy rim na yan. Tapos, ito yung hubs niya, oh, mga hubs niya. Tapos ito yung rotor niya. Tapos ayan yung mechanical disc brake niya, Tongli naman nakalagay. Ito naman yung okay, tayo yung crank niya, oh, ba may tunog-tunog na, oh. Tapos ayan, dito naman yung naka Shimano siya. Ayan, oh, naka Shimano, original din Shimano niya. Naka 1 2 3 4 5 6 7. Naka 1x7 din 'to, mga kayo. Tapos may mudguard din dito. Ang ganda nito, may reflector din. Tapos mayroon pa yung libreng ito, may pedal na rin. 'Yun. Bibilisan ko na lang kasi marami pa tayong pupuntahan. Marami pa tayong iikot. Ang presyo nga pala nito ni Evans Strong ay 5,400. Okay. 'Yun. Teka. Nga pala tayo yung motor payments nga pala nito, paano nga pala tayo? Modo payments po, kapag ka po upon visit po, we accept cash or GCash or bank transfer po, as of now po. Marami rin pala sa te, no? Tapos, paano nga pala yun, te? May free delivery ba kayo dito, te? COD po, sir. COD po. Depende po sa location po, yung rate po. And then, meron, ang nag-deliver po natin is van po siya. So, safe po ang bike kapag ka i-deliver po. Okay. Te, bitaw na natin sila, te. Hey po, pasyal po kayo dito po sa store po namin sa AR Bikes. Dito po sa Sergeant Catolos, Cubao po. Way, searchable naman po siya through Waze and Google Map. So, madali nyo po kami makikita. Meron po, AR Bikes po. Ito po yung logo, ganito po. Salamat po.